We will continue with the meditation on the seven last words. What will happen this afternoon? After the seven last words, we will have the passion narrative. Then we will have the solemn intercession. After that, we will have the veneration of the cross. Then the communion. As usual, we will have no final blessing. We will go home in silence. Welcome to Santa Maria Goretti. Let us begin with the first word. Father, forgive them, for they do not know what they do. Father, forgive them, for they do not know what they do. Perhaps you have been hearing so many reflections about the word, but how many among you have asked the question, what could be in the mind of Jesus while uttering these words? Ano kaya ang nasa puso at isip ng Diyos habang sinasabi niya ang mga katagang ito? Bakit tinatanong iyon? Sapagkat alam natin, alam mo, alam ko, alam ng lahat, na alam na mga tao na nagkanulo sa Kanya, nagpako sa Kanya, na alam nila ang kanilang ginagawa. Hindi ba nila alam na sila'y nagkakasala? O ang Diyos ay nagpikit mata sa kanilang pagkakasala? Minsan sinabi ko na po ito. Minsan nagpipikit mata ka dahil mas malaki ang iyong pagmamahal kaysa pagkukulang ng iyong kapwa. Nagpipikit mata. Sabi nung isa, Father, anong gagawin mo o anong ginagawa mo na yung nakapila sa komunyon ay ang kinakasama niya ay hindi niya asawa? Ang sagot ko lamang ay, nagpipikit mata. Nagpipikit mata. May mga simbahan na kung saan merong usher na tatayo dyan sa pew, at yung unang pew muna mangungumunyon, pagkatapos pangalawang pew, which I strongly disagree. Why? Because people are forced to line up even though they are not in the state of grace or they are unprepared receiving the sacrament. Marami tatayo kasi nahihiya silang naiiwanan sa upuan. At hindi nyo ito nakikita, katulad sa isang simbahang prominente na nakapila, at pagdating sa harap ng pari, ang gagawin nung nakapila ay nakaganon lang. Ano ibig sabihin nun? Hindi po ako tatanggap. Hindi po ako tatanggap. Gusto kong tanungin, bakit ka pumila? Pero minsan, meron akong tinanong, hindi ka naman pala tatanggap, bakit ka pumila? Ang sagot niya ay, tatanungin ako ng misis ko, bakit hindi ako nangumunyon? At pag hindi ako sumagot, yun na ang simula ng away na naman sa bahay. Ganon din ang mga anak. Tatanungin ang mga anak, oh, ba't hindi ka nangumunyon? Ay nagsinungaling ka na, mapipilitan ka pa magsinungaling. Kaya, pipila sila at ang gagawin ay ganon sa harap. Mga minamahal na mga kapatid, maganda pong itanong ito. Ano ang mga bagay-bagay na ginagawa ko sa buhay, hindi dahil meron akong conviction na ito ang tamang gawin,
o natatakot lang ako kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Sinabi ko na ito minsan at paulit-ulit nyo itong maririnig sa akin, ang tatlong biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa tao, ang unang-una ay ang kanyang buhay, ikalawa ang kanyang kalayaan, ikatlo ang mga tao na makakasama niya para marating niya ang kanyang bukas. Three greatest gifts that God has given you: your life, your freedom to make a choice, and the people that will walk with you to reach your destiny. Kaya nga, sa anumang ating ginagawa, magandang itinatanong natin ang ating mga sarili. Ano na ang ginawa ko sa buhay na ipinagkaloob sa akin ng Diyos? Nagugulat ako kapag may mga taga-ibang bayan, minsan ibang bansa, at ang sasabihin lamang ay, talagang gusto kong pumunta sa simbahan niyo, Father, para magpasalamat, sapagkat kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko alam kung anong nangyari sa 2 taon ng pandemic sa buhay namin. Hindi ko masagot dahil hindi ko naman talaga alam kung ano ang aking nagawa. Pero marahil, nagparamdam ang Diyos sa iyo. Hindi ako, ang Diyos. Kayo, ako, yung iba sa inyo ay nagka-COVID. Pero may mga kamag-anak kayong namatay, kung hindi man kaibigan o kakilala, nawala na ngayon. Ang akin pong tanong ay, ipinagpapasalamat nyo ba na kayo ay buhay? Yun ang akin tanong. Ipinagpapasalamat nyo ba na kayo ay buhay? Yung iba nga, hindi man lang nakaramdam. Kaya, kung magliwaliw, para talagang walang COVID. Pero, pag inyo pong babasahin yung mga intentions, meron na uling nagre-request healing from COVID. Ano na ang ginawa mo sa buhay na pinagkaloob sa iyo ng Diyos? Ikalawa, ang kalayaan ba na pinagkaloob sa iyo ng Diyos, ginamit mo ba sa tamang paraan? Ano po ang sabi ni Saint Ignatius of Loyola? You are created to love, to praise, to serve, my dear friends, my brothers and sisters, you are created to love, to praise, to serve, and to thank God or the God who have created you. Yun ba ang ginagawa mo sa iyong kalayaan? Ano ang kinalulungkot ng Diyos? Minsan sinabi ko na rin ito. Kung kayo'y nakarating na sa Holy Land, at inyong babaybayin simula sa Jerusalem papunta sa Egypt, titigil lang kayo sa Tabga o sa Taba border, Taba border ng Egypt at Israel, lilipat kayo ng bus kung saan biyabiyahin na naman kayo, magma-Mount Sinai kayo, tapos pupunta na kayo ng Cairo ng another 12 hours. Sa madalit sabi, kung may bus, matagal na ang 24 hours. Malapit lang yon. Pero kung kayo'y maglalakad, tulad ng ginawa ng banal na mag-anak nung sinabihan sila ng anghel, dalhin mo ang anak sa Ehipto para makaiwas saan? Sa pagnanasa ni Herodes na siya'y patayin. Kahit kayo ay nakakabayo o nakaasno o lalakarin ninyo simula Jerusalem hanggang Egypt,
matagal ng isang buwan. Matagal ng isang buwan. Ano ibig ko sabihin? If it takes you 1 month to walk, why it take or why it took the people of God to wander in the wilderness for 40 years from Egypt to the promised land? Can you imagine how long was 40 years? Why it took them 40 years? And one simple answer was, because they keep on grumbling and they fail to be grateful. Marami sa atin ang hindi naaabot ang mga pangarap sa isang simpleng kadahilanan. Mas madalas tayo magreklamo kaysa magpasalamat. Tinatanong mo mga bata, pag sinasabihan mo, pag binibigyan mo ang ibang bata ngayon, anong sagot na ibang bata? Yan lang. Hindi na marunong magpasalamat. Sa dinami-dami ng ulam sa umaga, may itlog, may corned beef, ano pa, may danggit, magsabi kayo, wala lang sausage? May mga batang nagsasabing, wala tayong ulam? Mga minamahal na mga kapatid, magandang suriin yun. Hindi ko alam kung meron sa inyo na kung saan kayo ay nag-aaral nung elementary, ang lapis ninyo'y maiksing-maiksina, nilalagyan nyo na lang ng papel na nakapulupot para humaba. Bakit? Wala kayong pambili ng lapis. Pero, pangkaraniwa na lang sa mga bata ang tinatawag nating throw-away mentality. Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi nila natutunang magpasalamat. At kung hindi tayo marunong magpasalamat, baka mas mabilis tayong magreklamo. Ano ba ang sinisigaw at ano ba ang kadahilanan kung bakit napako si Kristo? Dahil ba may ginawa siyang mali? Ang sagot ay wala. May sinabi ba siyang mali? Ang sagot ay wala. Mga minamahal, pero sino ang nagkutya? Sino, sabi nga, ang nagsulsol sa mga tao para siya'y ipako? Hindi yung mga taong nagawa ng mali, nasabihan ng mali, kundi ang mga taong iniingatan ng posisyon. Baka sila'y matanggal kapag si Jesus ay naluklok. How many among us would really prefer or would say talagang ang iyong iniingatan ay hindi ang isang prinsipyo ng katotohanan, kundi ang ano, karangyaan sa buhay? Mga minamahal, magandang suriin yon. Pag sinasabing patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa, alam kong alam natin ang ating ginagawa. Pero ang Diyos ay pikit mata at nagsasabing, patawarin mo, Ama. Pero ang akin lang paalala, hindi palaging pinapatawad. Sapagkat sa huli, mayroong paghuhusga. Do not wait when it is too late. When you have lost the time and all your energies, mahirap yun, nakaligtaan mo na, napabayaan mo na, at saka mo lang sasabihin, huli na ang lahat. Sana habang may pagkakataon, binabago ko ang dapat baguhin. Tinatama ko ang mali. Ako mismo ang nagkukusang humingi ng tawad sa mga taong
aking nasaktan. Marahil, isa ring katotohanan ito na madalas ko ring sinasabi sa mga taong nagsasabing, paano ko patatawarin, Father, ang mga taong hindi naman nagbabago, hindi naman nagsorry, at kahit kailan, hindi naman inamin ang kanyang kasalanan. Ang aking sagot ay, kung mahal mo ang iyong buhay, patawarin mo ang tao kahit hindi humingi ng tawad, kahit hindi nagbabago, kahit hindi umaamin ang kanyang kasalanan, dahil gusto mo ng isang mapayapang buhay. Nakakalungkot, pero totoo, dinudugsungan natin ang 10 utos ng Diyos ng 3 utos. Ang ano yun? Huwag kang magpapahuli. Huwag na huwag kang magpapahuli. Ikalawa, pag nahuli ka, huwag na huwag kang aamin. At pag bukong-buko ka na, nahuli ka na, napilitan kang umamin, ano ang pang-3 kautusan? Magturo ka para may kasama ka sa kulungan. Mga minamahal na mga kapatid, ang akin tanong ay, ano ang iyong natutunan? We continue with our theme that our passion should serve our purpose. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Let's spend few moments of silence as the song lead us to. The second last word, amen, amen, I say to you, today you will be with me in paradise. Ano ba ang sinasabi na ito? Dalawang kataga ang ibig kong pagtuunan ng pansin. Unang-una. The only wrong we can correct are the wrongs
we can accept. And the second statement, the only sin that God cannot forgive are the sins we refuse to ask for forgiveness. Ang natatanging pagkakamali na pwede mong itama ay ang pagkakamali na kaya mong aminin. Anumang pagkakamali na hindi mo kayang aminin, kahit kailan, hindi mo yan maitatama. Hindi ibig sabihin pag nagpikit mata, hindi nagkamali. Inuulit ko. Hindi ibig sabihin nagpikit mata, hindi ka nagkamali. Sadyang ipinikit ang mata. Sabi nga, alam niyo ang pinakamahirap hugasang tinidor, yung tinidor na ginamit mo sa kalamay. Diba? O kaya sa malagkit. Pag hinugasan mo yan, may dumidikit-dikit. Naranasan niyo ba yan? O hindi kayo naghuhugas ng tinidor? Napakahirap nun. Diba? Kasi dumidikit-dikit, kailangan mo talagang ano. O kaya hugasan mo yung mga platito, pinggan, mangkok ng ulam ninyo ay dinikitan ng sebo. Ang hirap nun. Alam ninyo, yung aking nanay, pagkatapos maghugas, may quality control. Nakakainis. Kasi pagkatapos mo maghugas, gusto mo nang either maglaro o kaya matulog. Titingnan niya yung mga tinidor, titingnan niya yung kutsara. Ha? Minsan pikit mata. Kasi alam niyang larong-laro ka na, pero sisilipin ko, huhugasan niyo uli. Yung mga pinggan, naku, gaganunin niyan. Ay, pag madulas, huhugasan uli. Sasabihin niya, meron namang mainit na tubig, bakit hindi binanlawan? Di po ba? Dahil mahirap kumain uli sa isang pinggan na ano, may sebo. Ngayon, pag sinabi niya, minsan sinabi niya, hugasan muli, madumi. Pikit mata rin ang naghugas. Hindi naman ah. Diba? Bakit? Kasi ayaw kong aminin na hindi maayos ang aking paghuhugas. Ang hindi ko ba pag-amin, ibig sabihin malinis ang pinggan? Hindi. Mga minamahal na mga kapatid, suriin natin ang ating pangangatuwiran, gawain, pakikitungo. At bakit hindi tayo nagkakasundo-sundo? Isa lang ang dahilan. Sabi nga sa wikang Tagalog, buta na, humirit pa. Alam nyo yun. Yung kung kayo'y naglalaro ng baraha, alam mong buta na. Sobra na, hindi ka na mananalo, humirit ka pa. Diba ano? Ano? Yung mga mahilig uminom ng tubig na hindi nilalagyan ng tubig ang pichel, sinusoli sa rep. Di po ba ano? Pag soli ninyo, nakakainis. Dahil uhaw na uhaw ka, pagkuha mo, ang malamig ay pichil, walang tubig. Pero meron naman minsan, konting-konti, di ba ano? Yung pwedeng lumangoy ang langgam. Di po ba? Pero, alam ng nanay, sinong huling uminom? Walang umaamin. Kahit may CCTV, di po ba, ano? Ha? Ikaw, di ba? Ha? Ako?
Hindi ako ah. Diba ano? Sino? Yung aso nyo? Ba ang galing naman na ibalik pa niya yung pichel sa rep? Simpleng bagay. Hindi inaamin. Kaya nga, hindi nagbabago. The only wrong we can correct are the wrongs we can accept. Bakit napakadali kay Jesus na patawarin ang isang magnanakaw na kung saan sinabi niya sa kapwa magnanakaw, nararapat tayong parusahan, dala ng ating mga pagkakasala, ngunit ang taong ito ay alam natin na hindi nagkasala. Bakit niya sinabi yon? Sapagkat kinukutya ng isang magnanakaw si Jesus. Kung ikaw ang Diyos, iligtas mo ngayong sarili, iligtas mo kami. Ano ang sagot ng isang magnanakaw? Inamin niya ang kanyang pagkakasala. At nakiusap siya sa Diyos, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso. Mga minamahal na mga kapatid, inuulit ko, meron lang pagbabago kung merong pag-amin sa pagkakamali. At ang lahat ng kasalanan ay pwedeng patawarin. Ang natatanging kasalanan na hindi pwedeng patawarin ay ang kasalanang ayaw nating ihingi ng tawad. For those who have been listening, I always say this, that there are 5 languages of apology. 5 languages of apology. You can read the book, 5 Languages of Apology. The sequel of the book, 5 Languages of Love. What was the first language of apology? Napakadali naman magsabing, Ma, I'm sorry. Pa, I'm sorry. Di po ba? Hindi yung lulusot ka pa. Pero, hindi sapat. The second language of apology is, I'm sorry, I was wrong. Hindi lahat na nagso-sorry, inamin na sila ang nagkasala. Bakit patuloy ang away? Nag-sorry si Mister. Darling, sorry ha. Pero alam mo, ikaw talaga may kasalanan eh. Kaya tuloy ang giyera. Di po ba? I'm sorry, I was wrong. You remember a politician once said, I'm sorry, but she did not say, I was wrong. I'm sorry, I was wrong. Third, I'm sorry, I was wrong. I promise not to do it again. Sabi na isang misis, kung saan yung misis makikipag-usap sa akin, yung mister makikipag-usap sa akin, sasabihin ni misis ang pangangaliwa ng kanyang mister na kung saan nahuli ng anak, ngunit ang mister ay hindi pa rin aamin hanggang umamin din, I'm sorry, I was wrong. But the mister was unable to say, I promise not to do it again. Mahirap patawarin yung paulit-ulit, di po ba? Mahirap patawarin yung paulit-ulit. Sabi nga ni Barbara Streisand, di naman santo yun, kilala nyo yun, di po ba, ano? There are no mistakes in life, only lessons to learn. There are no mistakes in life, only lessons to learn. Ano ibig sabihin? Pag may natutunan ka sa iyong pagkakamali, nagbago ang iyong buhay, ang sabi nila, hindi ka nagkamali. Sabi ng yumaong profesor, si Father Candy, sabi niya, the only way to pass my subject
is to commit mistake. Sabi ko sa kanya, magaling ako dyan, Father. Magaling ako dyan. Pero sinundan niya, but the only way to fail my subject is to commit the same mistake twice. Sabi ko, bakit? Because you have not learned the first time. If you know it is a mistake and you repeat it again, it is not a mistake anymore, but a decision. Think about it. Listen to this. If you first commit a mistake, you fail to learn from it. And second, you commit the same mistake again, then it is not a mistake anymore, but a decision. I'm sorry, I was wrong, I promise not to do it again. The fourth language of apology is what? What do you want me to do about it? The restitution. What are the restitution you have been doing to bring back again healing in your relationship? I'm sorry, I was wrong, I promise not to do it again. What do you want me to do about it? Anong gusto mong gawin ko? Anong gusto? Simple lang, ang unang-una, huwag mo nang uulitin. Ikalawa, huwag mo itatago ang cellphone mo. Alam ko dapat ang password. Di ba ano? Sabi nung mister, di ba Father, against privacy yan na nababasa ni Mrs. ang text ng aking cellphone? Ang sagot ko doon ay, anong privacy ang pinagsasabi mo, mister? Walang privacy between husband and wife. Bakit? Naghubad na kayo sa harap ng isa't isa? Anong privacy pa ang itatago mo? Nakita mo na lahat. Diba? Again, I'm sorry. I was wrong. I promise not to do it again. What do you want me to do? And fifth, it's the only time you say, will you forgive me? Magkaiba yung nag-sorry ako at humihingi ako ng tawad. Hindi parehas yun. Hindi parehas ang nagso-sorry at humihingi ng tawad. Sapagkat hindi lahat na nag-sorry humingi ng tawad. At hindi lahat ng humihingi ng tawad nagso-sorry. Ngunit ang turo ng isang makasalanan sa krus ay ano? Humingi ng tawad. Kaya ang sabi ng Diyos, amen I say to you, today you will be with me in paradise. Ano ang ayaw mong ihingi ng tawad? Anong pagkakamali na hindi mo kayang aminin? Ano ang hindi mo natututunan? At higit sa lahat, naniniwala ka pa rin na kapag ang iyong kapwa ay nagpikit mata, hindi ka talaga nagkamali. Let's spend few moments of silence and allow the Lord to speak into our hearts.
ang ikatlong salita. Woman, behold your son. Son, behold your mother. Woman, behold your son. Son, behold your mother. An Amorite Lebanese introduced his wife, "This is my woman. This is my woman." You would say, ba't naman ganito ang pagpapakilala niya sa kanyang misis? Woman, ito po ang aking babae. Pangit pakinggan sa Tagalog, no? Kasi pag sinabi mong, ito po ang aking babae, parang kabit. Pero, you have to understand the word woman means you came from the man. Inaamin niya, ang kanyang pagkababae ay dahil ako ang kanyang mister. Isang titulo na napakataas, woman. Woman. Meron pong nagme-message, sabi niya, ang damot ng nanay ko, ang damot daw ng nanay niya, hindi ibinibigay sa kanya ang kanyang hinihingi, ang damot ng nanay niya, kasi hindi naman nagsishare o hindi siya pinapamanahan. Alam po ninyo, hindi ko sinasagot. Kasi minsan ko na sinabi ito. Minsan ko na sinabi. Mga anak, hindi tungkulin ng inyong mga magulang na kayo ay pamanahan. Inuulit ko, hindi tungkulin ng mga magulang na mga anak ay pamanahan. Nagulat kayo. Kaya palagi ko sinasabi sa mga magulang, gastusin ninyo ang pera ninyo. Ano po? Yung naipon ninyo, yung retirement ninyo, para sa inyo yan. Hindi yan para sa inyo mga anak. Maraming anak ang magagalit ngayon. Bakit? Pinagtrabahuhan nyo yan. Pinagtrabahuhan nyo yan. Kung marami kayong pera, wala kayong mapaggastusan, mag-pilgrimage kayo. Ha? Magliwaliw kayo. Magliwaliw kayo. Huwag niyong gagastusin ang inyong pera para sa luho ng inyong mga anak. Sapagkat hindi niyo yan obligasyon. Sino may obligasyon? Pag binasa niyo ang Biblia, ang mayroong obligasyon ay ang mga anak na itaguyod ang kanilang tumatandang mga magulang. Pero hindi obligasyon ng magulang na tumatanda na itaguyod ang mga anak. Sapagkat hindi konsentidor ang Diyos. Ano sabi nila? Hard life make strong people. Strong people will create an easy life. Easy life will create weak people. And weak people will create hard life. Inuulit ko, hard life create strong people. Strong people create easy life. But easy life create weak people. And weak people create hard life. Bakit? Naging tamad eh. Naging tamad.
At ilang beses nyo yung narinig? Kapag kayo ay tamad, ang inyong anak ay tamad, ang inyong apo ay magiging pulubi. Woman, behold your son. Son, behold your mother. Mga anak, kahit kailan, ang kawalan ng paggalang sa ina ang dahilan ng maraming kahirapan sa buhay. Inuulit ko, ang kawalan ng paggalang sa magulang, lalong-lalo na sa ina, ang dahilan ng maraming kahirapan sa buhay. Bakit? If you honor your mother and father, God will give you long life. That is the only law with a promise. Pero ano ang pahabol? Ang sino mang nagmamahal sa kanyang ina ay parang nag-iimpok na para sa kanyang kinabukasan. Sa madalit sabi, walang sino mang anak na nagmahal sa kanyang ina ay naghihirap. Kaya pag ikaw ay naghihirap ngayon, itanong mo, when was the time I have been unloving to my own mother? Mahalagang mahalaga yun. Ang sino man nagmamahal sa kanyang ama ay parang nagbabayad na ng kanyang pagkakautang. Nakasulat yan. Kaya kung hindi mo mamahalin ang iyong ina, parang ikaw na nagsasabi sa hirap, come. O ikaw na nagsasabi, hindi lang sa yaman, kundi sa karangian ng buhay, don't come. Mga minamahal na mga kapatid, kung hindi mahalaga ang ina, hindi kinailangan ni Jesus ang ina. Huwag mong kakalimutan, even for God to be human, He has to be born of a woman. Ikaw ay naging tao ng dahil sa nanay mo. Ikaw ay naging tao ng dahil sa nanay mo. Ang pag-alipusta sa sarili mong ina ay ang pag-alipusta sa sarili mong pagkatao. Mga anak, hindi ko sinasabing huwag kayong sasagot sa inyong ina. Kung mayroong tinatanong, sumagot ka. Kung kailangan mangutuwiran, sumagot ka. Ang hindi pwede ay ang walang galang. Kasi may mga nanay naman talagang mahirap sagutin. Di po ba ano? Pag kinumpranta ka ng nanay mo, may mga nanay na, oh, magsalita ka. Ba't di ka nagsasalita? Di ba ano? May mga nanay na gano'n. Magsalita ka. Pero pag nagsalita ka, sasabihin naman ng nanay mo, nakatuwiran ka pa. Di ba ano? Wala ka talagang paglalagyan, no? May mga nanay na sadyang mahirap mahalin. Pero ang aking panawagan, anak, nanay mo yan. Nanay, ang akin pong tanong ay, ano ba? Pahirap ka ba sa iyong mga anak? Pahirap ka ba sa iyong anak? Ano ibig ko sabihin? Gusto nating mahalin tayo ng ating mga anak, pero tayo mismo, ang sarili nating pag-uugali, ayaw nating itama ang ating mga pagkakamali. Kaya, patuloy ang sama ng loob sa sariling tahanan. Ngayon, tumatanda ang nanay namin. At syempre, mga anak ay nagkukwentuhan. Isa lang ang kapatid naming babae. At pag merong hindi magandang ginawa si mama, tumitingin kami sa kanya. Walang kailangan sabihin.
at sagot lang ng kapatid namin, oh, hindi ko yun gagawin. Baka iwanan ako ng aking mga anak. Sabi namin, at least alam mo. Because to be a mother, mothers, please listen, to be a mother doesn't mean you have the right to abuse. Inuulit ko, to be a mother doesn't mean you have the right to be to abuse. Remember this, whether you're the father, whether you're the mother, whether who you are, respect is something to be earned. It can never be demanded. Respect has to be earned and it cannot be demanded. Woman, behold your son. Be a woman. Be a woman. A woman means a person with strong character. Be a woman. Diba? And son, behold your mother. Don't forget your humble beginnings. My God, why have you forsaken me? My God, why have you forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Minsan nasabi nyo na yan. Minsan nasabi nyo na yan. Hindi lang kayo conscious. Hindi lang kayo conscious.
ang palagi kong naiisip na halimbawa. Yung bang sirang-sira ang tiyan mo? Naranasan niya ng masira ang tiyan, ano? Tapos, naghahanap ka ng CR. Wala kang makitang CR. Yung bang pinapawisang kang malalaki pero malamig, di ba, ano? Humihilab. Na ngayong lakad ay iniipit mo ang butas ng pwit mo, di ba, ano? Naranasan niyo na ba yun? Yung kahit anong patawan ng iba, hindi nakakatawa, di ba? Ha? Talagang, I know naranasan mo na yan. Sabi nga, kahit gaano ka kaarte at namimili ka ng taxi, ay, kahit anong taxing dumaan, paparahin mo talaga. Di ba? Ha? Pipilitin mo. Kung wala, jeep. Kahit hindi ka mag-jeep o hindi ka marunong mag-jeep, pipilitin mo mag-jeep. Di ba? Kahit sikip, isisiksik mo ang sarili. Pasalamat ka kung maluahag. Di talagang medyo magaan-gaan ang pakiramdam. Pero, yung tumatakbo ang jeep, lahat ng iyong kapangyarihan ay nasa iyong kamay. Ano ibig ko sabihin? Lahat ng iyong lakas, isip, nandun sa iyong kamay na hawak-hawak mo yung bar. Diba? Ha? Nandun lahat. At wala kang sinabi kundi, Diyos ko, Diyos ko. Diba ano? At pag nalubak, Diyos ko, Diyos ko. Naintindihan ninyo, hindi po ba ano? At pag tumitigil yung jeep kada kanto dahil naghahanap ng pasahero, sasabihin mo, babayaran ko na lahat. Babayaran. Diba ano? Naintindihan nyo ako, di po ba ano? Kahit sinong sikat, makapangyarihan, pag bumaba ka na sa tapat ng bahay mo, lahat ng tumatawag, kahit crush mo, hindi mo pinapansin. Dahil, isa lang ang laman ng isip mo. Di po ba? Banyo. Dali-dali ka, pagbukas ng gate, na dati naman, sinasalubong ka ng aso mo, ay mayroon ka pang cute, 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 cute. Wala ngayon. Tabi ka dyan, sipain kita eh. Di ba? Di ba? Di ba? Naintindihan nyo? At pagpasok mo sa pinto, babatiin ka ng nanay mo, anak, ba't ang aga mo? Mamaya na mama, mamaya na. Di ba? Ha? Tapon, tapon. Ha? Tanggal, tanggal. Lahat ng botones, hawak na hawak mo na. Bukas na yan. Ha? Ibababa na lang. Hindi po ba? Ano? At pag hawak mo sa doorknob na CR, nakalak. Muli mong nasabi, Diyos ko, Diyos ko. Di po ba, ano? At kumakanta-kanta ang tao sa loob. Bilisan mo! Naintindihan mo. Di po ba? Hindi ganun kahirap intindihin yun. Tapos paglabas, hindi pa tuyo. Dito ka na sa labas, magpunas. Uupo ka, nailabas mo. Ano ang ulam mo sasabihin paglabas? O kita nyo na, marunong kayo magdasal, salamat sa Diyos. Di po ba? Huwag mo sabihin hindi ka marunong magdasal. Yung mga hindi nga nakakakilala sa Diyos, nabanggit yun eh. Praise the Lord. Di po ba? Ano? Oh! Talaga bang tinalikuran siya ng Ama? Hindi. Sometimes, in the midst of our problems, we utter those words. It was the words spoken by the prophet Jeremiah. Diyos ko, Diyos ko. Di ba? Hindi dahil naghirap ka, pero minsan siguro sa hirap,
yung kumukuha ng exam na hindi mo maalala ang sagot, di ba tinatawag mo rin ang Diyos? Diyos ko, ano nga ba ito? Di ba ano? Nasira ang akin tiyan sa Mega Mall. Nasa gitna ka, titimbangin mo, alin ang pinakamalapit? Dito? Dito. Di ba? Dali-dali ka. Ha? Pag upo mo, ganun-ganun. Nung mailabas mo, salamat sa Diyos. Kaya lang, pagtingin ko, walang toilet paper. Yun ang talagang, Diyos ko, ano ba naman ito? Kasi tayo mga Pilipino, bakit ba inuuwi natin ang toilet paper? Ha? Di ba? Mabuti na lang may cellphone na nun. Tinawagan ko o tinetext ko yung aking kasamang pari na nanonood ng sine. Ha? Ang tawag sa Bicol ng father, Padi. Padi, nasa CR ako. Wala akong toilet paper. Pakibili mo naman ako. Isipin mo, abala ka, di ba? Ano? Nanonood siya ng sine. Ha? Naghahati siguro ang kalooban niya. Either sinasabi niya, bahala ka sa buhay mo. Di ba? O iiwanan niya ang sine. Pero, mas matimbang ang kanyang pagmamahal sa akin. Ha? Lumabas siya, bumili siya ng toilet paper, at sinabi ko kung nasaan ako ang CR, pero hindi naman niya alam kung anong cubicle ako. Ano po? Kaya pagpasok niya, sabi niya, Dave! Dave! Diyos ko naman, alam ng tao. Di ba? Buti na lang, hindi sinabing, Father Dave! Father Dave! Ha? Parang ayaw kong sabing, dito, dito. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, may kanya-kanya tayong kwento sa buhay. Do we really abandon God? Or God really abandon us? No. Sabi nga na sa awit, malimutan ka man ng iyong ina, hindi kita makakalimutan. Kahit sa gitna ng iyong mga pagkakasala, kahit ako'y nagpikit mata, alam ko ang iyong pangangailangan. Pero ano lang ang hamon? Sana sa bawat pagsigaw ng Diyos ko, mayroong paglalim sa pananampalataya at pananalig sa Diyos. Sapagkat ko ang pagbibitaw o pagsasabi lang ng Diyos ko, Diyos ko, ay isang bukang bibig, baka you are using the name of God in vain. Inuulit ko, kung ang pagbitaw lang ng Diyos ko, ay hindi dahil sa isang pananampalataya at pananalig, baka isang pagkakasala kung saan you are using the name of God in vain. My brothers and sisters, you know my story that I had been in depression or one time I experienced depression. I don't want to eat. I don't want to get up from my bed. I don't want to go out of my room. I don't want to talk to people. I don't want to pray. I just want to be inside my room. Ang aking Diyos ko, ay pinalitan ko sa salitang, alam ko, Lord, mahal mo ako, at alam mo, mahal kita. In that depression, what made me survive are the words, alam ko, Lord, mahal mo ako, at alam mo, mahal kita. Amen.
deep word, I thirst. Nauuhaw ako. Alam natin that we should feed the hungry. We should give drink to the thirsty, clothe the naked, welcome a stranger, visit the sick, visit those who are in prison, and bury the dead. The seven corporal works of mercy. I'm thirst. Nauuhaw ako. Pero alam niyo ba na hindi lahat ng pagpapainom ay nakakatulong sa nauuhaw? Hindi lahat ng pagpapainom nakakatulong sa nauuhaw. Halimbawa, pag nagdadialysis ang isang tao, hindi mo pwedeng painumin ng painumin sapagkat limitado lamang ang pwede niyang inumin. Kaya pag pinainom mo yan at sinasabi niya, ako'y nauuhaw, ikamamatay niya yan. Di po ba? Pag ikaw ay may sakit sa puso at sasabihin sa iyo, hindi ka pwedeng uminom. Bakit? Ikamamatay mo yan. Ayaw nilang dagdagan ang liquid, ang fluid sa iyong katawan dahil ikasasama mo. Kaya uhaw na uhaw ka na sa hospital, hindi ka pa rin makainom. Ang pwede lang gawin sa iyo ay ano? Basain ang bulak at ibabad ang labi. Ako'y nauuhaw. Anong ginawa ng mga sundalo? Kumuha ng espongha, ibinabad sa alak, at inilagay sa labi, hindi ininom. Bakit? Sabi ko nga, hindi lahat ng pag-inom ay nakakatulong. Pag ikaw ay nauuhaw, at ang iniinom mo ay soft drinks, hindi ka pa rin maiibsan sa iyong pagkauhaw. Pero magandang itanong, bakit ka nauuhaw? Anong dahilan? Pag masakit ang ulo ko, kadalasan, dehydrated lang pala ako. Pag masakit ang ulo ko, kadalasan, dehydrated lang pala. Sasabihin lang, Father, don't forget your water. Aywan ko ba? Pag tumatanda yata, tinatamad ng uminom ng tubig. Hindi ko alam yung ibang matanda. Ano po? Ha? Inaamin ko. Para bagang hindi na ako ganun kalakas uminom ng tubig. Pero, ano sabi nila? You don't drink water until you are thirsty. Hindi ka dapat uminom ng tubig kung kailan nauuhaw ka lang. Uminom ka ng tubig para hindi ka nauuhaw. That is the practical side when you talk about health. When someone talks about thirsty. Pero alam po ninyo, kung pagkauhaw rin lang, napakadaling ibsan, dala ng tubig o kung anuman. Sabi ko nga, kung ikaw ay may sakit, naku, napakadaling bumili ng gamot sa mercury. Pero kung meron kang sakit ng kalooban, walang gamot yan. Inuulit ko, kung meron kang sakit, napakadaling bumili ng gamot sa mercury. Alamin mo lang kung anong sakit, hindi po ba? Pero kung meron kang sakit, sama ng loob, walang gamot yan. Walang naiinom yan. Yan ang pagkauhaw na kung saan tayong lahat ay inaanyayahan. Ano ang pagkauhaw?
Sabi ko nga sa aking humiliya kahapon, ang mga halik, di ba? Tamad na tamad humalik ang anak sa magulang. At ang mga halik ng magulang, para bagang ang dumi-dumi. Ang ibig ko sabihin, nakakakita pa rin ako hanggang ngayon na hinahalikan ng nanay ang anak. Ang gagawin ng anak, ano ba yan? Diba? Meron pa rin ganun. Hinahalikan ka ng nanay mo, para bang kadiri-diri, no? Ano ba yan? Huwag nga, mama! Diba? Bakit nga ba? Pero pag ibang humalik, okay lang. Suriin natin ang ating mga sarili. Naalaala ko, bumili, lumabas yung aming nanay at tatay. Pumunta sila sa isang exhibit. Ano po? Tapos, pag-uwi nila sa amin, nag-aaway na sila. Nag-aaway na. Yung sanang masayang pagkakataon, pag-uwi, nag-aaway na. Tinatanong ko si Papa, ano nangyari pa? Ha? Ang sagot lang ng tatay ko, ayawang ko. Hindi daw maintindihan. Ano po? Pero, nalaman din namin kung bakit. Anong kinagalit ng nanay ko sa tatay ko? Doon pala sa exhibit, bumili ang nanay ko ng booklet. Booklet. At ang binili niyang booklet ay How to Make Your Husband Happy. Pinakita niya sa tatay ko, How to Make Your Husband Happy. Ngumiti lang daw ang tatay ko. At doon nagsimula ang away. Nung una, hindi ko maintindihan bakit kailangan mag-away tungkol doon. Yung pala, ang gusto ng nanay namin, yung tatay namin, bibili din ng booklet, How to Make Your Wife Happy. Napaka-insensitive ng tatay ko, no? Gusto ba talaga ng nanay ko na pasayahin ang tatay ko? Hindi. Siya ang malungkot. Kaya, gusto niya ang tatay ko bumili para malaman ng tatay ko kung paano pasasayahin ang nanay ko. Di ba, ano? Pagkamisan, yung halik ng halik, yun ang nangangailangan ng halik. Yung yapos ng yapos, yun ang nangangailangan ng yapos. Kaya mga anak, pag kayo'y niyayapos na inyong mga magulang, huwag kayong, ano ba yan? Magpayapos kayo at gumanti kayo ng yapos sapagkat isa lang ang hinihingi ng nanay mo, yapusin mo rin ako. Diba? Simple lang naman yan. When your wife tells you, husband, I love you, don't answer by saying, thank you. Ang sagot doon ay, I love you too. Diba? I thirst. Ano ang mga pagkauhaw? Alam po ninyo, tayo mga Pilipino, basta maayos ang relasyon, kahit magdildil lang asin, pwede tayo. Ano ibig ko sabihin? Kahit ang ulam ay ginamos, asin, patis, kung maayos ang relasyon, masaya ang buhay. Mag-ulam kayo ng crispy pata, kung ano man, at kayo ay nag-aaway, nagbabangayan, walang lasa ang pagkain. Di ba? Suriin
sana pagkatapos nito mga pagninilay na ito, mayroong pagtatanong ang mister sa misis. May pagtatanong si misis kay mister. May pagtatanong ang mga anak sa magulang. May pagtatanong ang magulang sa anak. Kumusta na? Kumusta na? Mga minamahal na mga kapatid, kaya naman natin ang wala basta masaya. Di ba? Kung naalaala ninyo, nung kayo in love, halos hindi kayo nag-uusap. Naalala niyo pa ba yun? Yung tingin na lang na ganyan, ngumiti lang, sulit na. Di ba ano? Yung, di ba? Naalala. Di ba? Feel the feel mo. No? Yung kahit magsimba kayo, magkahiwalay kayo ng upuan, pagdating ng peace be with you, di ba? Tingin na lang kayo, wala man lang ganun. Ano? Ang saya-saya, no? At malaking bagay na yung magkatabi kayo sa misa, yung nagkikis-kisa ng iyong mga braso, di ba ano? Pwede na, no? In love eh. In love. Pero, ngayong pandemic, nako! Tuwan-tuwa kayo. Bakit? Pag-kiss, may face mask. Pagtatabi, social distancing. May dahilan. Hindi na uwi, kunwari, ayaw mahawa ang pamilya, yung pala, may inuuwi ang iba. Mga minamahal na mga kapatid, ano ang iyong pagkauhaw? Ikalawa, sino ang may kagagawan? Kasi kung walang pag-amin, walang pagtanggap, kahit laklakin mo lahat ng tubig, hindi ka pa rin maiimsan. Anong sabi ng Diyos? Unless you eat my flesh and drink my blood, ha? Wala kang kaugnayan sa akin. Pero ako ang magbibigay ng buhay kung saan iibsan ko ang iyong pagkauhaw. Akala natin ang paghahabol natin ng yaman, barkada, tagumpay, ano pa, karangyaan, ha? Pagkilala, ay maiibsan ng ating mga pagkauhaw. Anong sabi po ng Santo Papa? For those who think that they will be happy with material world, with success, with money, they are only bringing themselves to loneliness. Ang malungkot na kwento ay nung kayo ay mahirap, kayo ay masaya. Nung kayo ay yumaman, bakit kayo naging malungkot? Inuulit ko, nung kayo ay mahirap, kapos, walang sasakyan, sama-sama sa isang kwarto kung matulog. Ngayon kayo may sariling bahay, may kanya-kanyang kwarto, bawat kwarto may TV, may sariling sasakyan, mas marangya ang buhay. Ang tanong ay, bakit kayo mas malungkot? Bakit kayo mas uhaw? Kung hindi nyo masasagot ang tanong, palagi lang kayong uhaw. Amen. Many times, I don't
now in the sixth word, it is finished. Tapos na, di ba? Pang-anim pa lang, Father. Oo nga, sabi ni Jesus, tapos na. Palagi ko po itong sinasabi. Kung hindi nyo tatapusin, wala kayong pwedeng simulang iba. Kung wala kayong tatapusin, kung hindi mo tatapusin, wala kayong pwedeng simulang iba. Kung hindi mo tatapusin ang elementary, hindi ka pwedeng magsimula sa high school. Kung hindi mo tatapusin ang high school, hindi ka pwedeng mag-college. Pwede namang hindi magtapos lang college para makapagtrabaho, pero kung gusto mo ng panibagong magandang simula, tapusin mo ang dapat tinatapos. Pero, tulad ng exam, kung hindi kayo nag-aral, mahihirapan kayong tapusin ang test. Diba, ano? Kung hindi kayo nag-aral, mahihirapan kayong tapusin ang test. Ang daming nagpapasalamat dahil nagpadasal sila, nakapasa sila sa bar exam. Kaya, pag sinasabing, Father, ako po yun, babatiin mo na kaagad, attorney. Diba, ano? Nagpadasal doon sa kanilang medical exam, doc. Ha? Natapos mo na eh. Pero hindi big sabihin, tapos na. Mayroon kang panibagong simula. Pero anong magandang pagtuunan ng pansin? Pag nag-aral ka, madaling tapusin. Pero kung hindi ka nag-aral, kahit gano'ng kahaba ang oras, hindi mo talaga matatapos. Pero anong malungkot na kwento? Hindi lang yung tapos, kundi yung pass your paper. Diba ano? Pass your paper. Finish or unfinish. Yun ang malungkot na kwento. Yun ang nakakatakot. Hindi yung natapos mo, yung merong pass your paper. Hindi yung nagpikit mata ang Diyos. Ang nakakatakot ay sa huli, tatayo ka kung saan ang Diyos ay maghuhusga. Yun ang nakakatakot. Hindi nakakatakot yung hindi ka hihingi ng tawad, hindi ka magbabago, hindi mo aaminin ang iyong kasalanan, sa huli, tatayo ka at mananagot sa iyong ginagawa. Hindi nakakatakot yung sumisigaw-sigaw ka sa magulang mo. Wala kang galang. Ang nakakatakot ay, alam natin ang 10 utos ng Diyos kung saan ang 4 na utos ay igalang mo ang iyong mga magulang ay isa sa panuntunan kung ikaw ay makakapasok sa pinto ng langit. Hindi nakakatakot kung hindi ka tatawag sa Diyos sa panahon ng iyong kahirapan o hindi mo kikilalanin ang Diyos. Pero tulad ng isang atheist na nagsabing, nung siya'y ililibing, pinalagay niya sa kanyang epita, fully dressed, but no place to go. Fully dressed, but no place to go. Because if you deny God here on earth, God will deny you before the Father. Hindi nakakatakot kung hindi ka nauuhaw katulad ng isang mayaman kung saan kahit man lamang ang mumo ay hindi mo ibinibigay kay Lazarus na nag-aantay sa iyong hapag. Pero sa huli, alam mo kung saan ka dinala at nakikiusap ka kay Abraham na ano, pwede ba niyang idaw-daw ang dulo niyang kanyang daliri upang kahit man lang sa aking mga labi ay basain at mawala ang aking pagkauhaw. It is finished. Yun ang tanong. Kailan mo tatapusin ang mga bagay na dapat mong tinatapos?
Sabi ko nga, meron akong pinagdadasal araw-araw. Araw-araw. Kung saan, sinasabi ni Mrs. ng kanyang mister ay nakikiapin. Hanggang kailan kaya ito? Alam kaya ng Mrs. o alam kaya ni mister na pinagdadasal siya ni Mrs.? O hindi niya alam na alam ni Mrs. na nakikiapin siya? Di po ba? Magandang itanong yon. Ilan sa mga anak ang nakakaalam na pinagdadasal kayo ng inyong mga magulang? Ilan sa mga magulang na pinagdadasal kayo ng inyong mga anak? Na nakaraos kayo, na abot ninyo ang inyong mga pangarap dahil mayroong nagdadasal. It is finished. Darating ang araw na sadyang mauubos ang oras, tapos o hindi tapos. Inuulit ko, sadyang mauubos ang oras, tapos o hindi tapos. Ano sabi sa aklat ng mga awit? Life is only 70, 80 for those who are strong. Diba? We grow wisdom when we know the numbers of our years. Kung alam mo, kung ilang oras na lang, ilang araw na lang ang buhay mo sa mundong ito, ay, mas magiging marunong ka. Tingnan po ninyo ang ambo na ito. Sa dulo, doon kayo pinanganak. Ito ang haba ng inyong buhay. Dito kayo mamamatay. Tingnan ninyo, ha? Doon kayo pinanganak, dito kayo mamamatay. Kung sinasabi sa awit, life is only 70, 80 for those who are strong, ipagpalagay na natin makaka-80 kayo. Ipagpalagay na natin. Tapos o tapos sa inyong ginagawa, naabot niyo mga pangarap, naging doktor ba kayo, hindi ba kayo naging doktor, naging abogado ba kayo, naging pari o madre, ito lang ang hangganan ng buhay mo. Naintindihan niyo po ba ako? O para gusto niyong mas mahaba-haba, yung dulo ng pew ang simula, yung kabilang pew ang katapusan. Para mahaba-haba, di ba ano? But the same. Halimbawa ay 80 years old. I am presuming that you are strong and healthy. As the scripture have said, life is only 70, 80 for those who are strong. No? 60 na ako. 20% forever. Nakikigamit na ako ng senior citizen card. Malaki din ang discount. Di po ba? Marami sa ating matatanda, pag tinatanong, senior-senior dito. Yung iba, hindi kayang aminin na sila'y senior. Pero, pag tinanong na sa kainan, sino ang senior-senior citizen? Taasan! Bakit? May pakinabang eh. Di po ba ano? May pakinabang. Ngayon, it is finished. Yun ang day one, ito ang last day. Sabi ko nga, 60 years old ako. Yung 60 years na lumipas, ang bilis. Kaya yung 20, sigurado ko, mas mabilis. Bagamat ang aking panalangin sa Diyos, sana makaabot ako ng 86. Kung pwede, 87. Kasi pag 86, ibig sabihin, magse-celebrate ako ng aking golden anniversary as a priest. Di po ba? At least meron kang pangarap, makasingkwenta ako. Huwag naman yung nakasingkwenta ako, kinabukasan, dedo. Di ba, no? Ang hirap naman yun, sarap ng kainan, tawanan, di po ba? Tapos kinabukasan, ha? Patayin na? Di ba? Gawin naman nating 87, Lord. 87, di po ba? Ano? Bagamat ini-encourage ko matatanda, maka 101 kayo. Bakit?
Kasi pag kayo 101 years old, meron kayong 1 million. Kahit gaano kayo kahirap, namatay kayo ng 101, mag-iiwan kayo ng 1 million. Kaya mga anak, huwag niyong papatayin ang mga magulang niyo. Ha? Dapat ganun, begin with the end in mind. Ma, 101, ha? Bakit anak? 1 million. Anuhin ko pa yun? Hindi ko nagagamitin yun, matanda na ako. Ma, hindi para sa iyo, para sa akin. Di ba? Di po ba? 100. Kaya nga, pag 60 ka na, nung bata-bata, pag nagkikita kami mga pari, yung mga batang pari, ang tanungan ay, uy, saan ka na naka-assign? Doon ako. Ano ka doon? Ako ang assistant parish priest. Oh! Yan yung batang pari. First year to 20 years. Bata yung first to 20. Yung 20 to 30, yan ang middle clergy. Nandun ako. Middle clergy. Pag nag-uupuan kami, syempre, ha? Birds of the same feather flocks together. Young, middle, old. So, magkakatabi yung mga middle clergy. Ang kwentuhan namin, anong pinapagawa mo? Magkano ng utang mo? Diba? Kumusta ang parokya mo? Yan ang pinag-uusapan. Di po ba? Ano? Pag middle. Pag senior clergy, 31 and above, matatanda na yan. Ang pinag-uusapan niya sa table nila, kumusta ka na? Anong blood sugar mo? Ano na maintenance mo? Di ba ano? Anong gamot mo sa diabetes? Ano? Yung iba nga ayaw magpa-test eh. Ayaw pumunta sa doktor. Sabi, okay ba yan? Try ko kaya yan. Yung mga ganyan, ano? Ha? Mga ayaw pumunta sa doktor. Oh, sabi ni Bishop Sok, yung mga senior, siguraduhin ninyo kayo mayroong naipon na ano, pambili man lamang na magandang kabaong. Bakit? Tanggapin mo, ang iyong kamatayan will be the greatest in your last performance. Think about it. Think about it. Your death will be your last and greatest performance. Wala kang gagawin. Hihiga ka lang. And everybody will be lining up, di ba? In prayer. Lahat. Isipin mo, wala kang ginagawa. Makakarinig ka ng, wow, parang natutulog lang. Di ba, ano? Wow, bakit binago ang suklay? Pero, dahil nagtipid ka, makakarinig ka ng, huh, ang pangit. Di ba, ano? Kaya, ayusin ninyo ang inyong lamay. Kasi, makakatikim kayo at wala kayong kalaban-laban. Di po ba, ano? Ay, nako. Ha? Yung mga nagpatato ng kilay, na binago ang kilay, hindi sa original itinaas, siguraduhin ninyo na ibili ninyo sa inyong mga kamag-anak na ahitin ang original. Sapagkat pangit magbasbas ng patay na dalawa ang kilay. Nagbasbas na ako ng patay, dalawa ang kilay. Hindi malang inahit sa porinarya. Ha? Talagang nabanggit ko yung, Diyos ko, Diyos ko. Ano ba naman ito? Diba? Ayaw kong tingnan. At aking panalangin, Lord, sana wag kong mapanaginipan. Diba, ano? Kaya ako, namimili na ako. Ayaw ko ng puting-puti, ayaw ko ng sitro, half glass lang, para kahit walang sapatos, pwede na. Diba, ano? Ayusin ang makeup. Huwag lang mamamatay sa COVID. Kasi kung namatay ka sa COVID, ang laban ay
pagandahan ng urn. Diba, no? Kaya yung iba, kahit hindi naman namatay sa COVID, anong ginagawa? Nagpapakremate para walang masabi ang tao at maglalagay ng picture na matay sila ng 80 ang picture nila nung college pa. Ha? Hindi kayang aminin ang pagbabago ng mukha. Diba, ano? What have we become? Whether you like it or not, finish or unfinished, you have to pass your paper. What are the papers you are going to pass? The kind of life you live. Inuulit ko, what kind of paper you will pass is the kind of life you live. Huwag kayong magpapabaya. Sabi nga ni Santo Tomas de Aquinas sa kanyang vision, magugulat kayo doon sa kanyang isinulat na aklat, sinabi niya, I saw bishop and priest in hell. I saw bishop and priest in hell. Ano ibig ko sabihin? Not your position, not your vocation will guarantee you heaven. It is how you live your life. Mga minamahal na mga kapatid, ano yung ayaw niyong tapusin? Ano yung ayaw niyong tingnan? Ano yung ayaw niyong simulan na pinasisimulan na palagi niyong tinatakbuhan? Huwag niyong kakalimutan, ang buhay ay maiksila. Finish or unfinished, you have to pass your paper. Amen.
seventh last word, Father, into your hands I commit my spirit. Father, into your hands I commit my spirit. Pagtapos na, saan ka pupunta? Ang pagtatalaga ng kalooban o kaluluwa sa Diyos ay pwede lamang kung merong kaugnayan sa Diyos. Kahit kailan, hindi mo pwedeng italaga, ihabilin ang iyong sarili sa isang tao na hindi mo naman kakilala o wala kayong relasyon. Imagine if you were be given and you will be allowed to know that it will be your last 3 days here on earth. Try to imagine it. O gusto nyo mahaba-haba, 1 week. 1 week. Pero it doesn't matter. 3 days or 7 days, it doesn't matter. If you knew that you have the last few days of your life, ano yung mga ihahabilin ninyo? Ano yung mga ihahabilin ninyo? Come to think of it. Ano yung ihahabilin ninyo? Ikalawa, anong mararamdaman mo na yung mahalagang mahalaga sa iyo ay hindi tatanggapin ng paghahabilinan mo kasi tingin niya, hindi naman yun mahalaga. Halimbawa, meron ba kayong mga nanay na mahilig sa pinggan? Yung mga pinggan na hindi ginagamit, o kaya kubyertos, o kaya mga hinord na tuwalya, ano yung mga hindi ginagamit, tinatabi, baka lumuma? Mahalagang mahalaga sa inyo. O kaya mga pansy na jewelry. Diba ano? Mabuti sana tunay. Pero iba, hindi naman tunay, fancy. Oh. Anong mararamdaman mo pag sinabi mo sa iyong anak, anak, ikaw na bahala doon sa mga pinggan, ha? Sabi ng anak, ha? Anong ko yan? Diba? Anong mararamdaman mo? Yung ang dami niyang biniling damit. Ang dami niyang biniling damit. Mamamatay kayo. Diba? Ibibili ninyo, anak, bahala ka na sa mga damit ko, ha? Huwag mo ipamimigay. Oh. Diba? Sabi nga ng misis sa kanyang mister. Ay, taba-taba ni misis. Sorry for the words. Sabi niya kay mister, when I die, kindly give my clothes to the poor. Sabi ba naman ng husband, who's poor? Sa laki mong yan, mayroong ganyang kalaking mahirap. Diba? Kasi, kung mahirap, payat dapat. Walang nakakain eh. Naghihingalo ka na, nag-away pa kayo, no? Pero magandang itanong yan. Anong inyong ihahabilin? Meron ba kayong ihahabilin? O wala? Anong ihahabilin? O wala? Anak, bahala ka na sa utang natin, ha? Diyos, di po ba, ano? Sabi nung
sabi ng lalaki sa kanyang misis, nag-golf eh, nag-golf. Sabi niya, "What are you going to do with my golf clubs? Are you going to give it to your new husband?" Sabi ni Mrs. "No, I don't think so." "Why?" "Because he is a left-hander." Hindi ka pa namamatay? Meron ng iba? Di ba? Ano kaya mga kwento sa mga huling araw? Ano kaya mga kwento sa huling araw? Mga minamahal na mga kapatid, maliban kung ikaw ay magiging santo. Iba ang kwento pag ikaw ay magiging santo. Bakit? Yung katawan mo, first class relic. Yung ating relic dyan, first class. Katawan ni Santa Maria Goretti. Yung mga ginamit mo, second class relic. Diba? Lahat yan. Lahat ng damit mo, personal na gamit mo, na ginamit mo, sapatos, lahat. Second class relics. Yung ipupunas sa iyo, third class relic na yon. Can you imagine? Pag ikaw ay magiging santo, ha? Imagine nyo lang, santo ka. Diba? Ha? So lahat ng iiwanan mo magiging relic. Pati kuko, diba? Pati buho. Relic yan. Holy. Lahat ng mga damit mo, nako, sisinghot-singhotin nila. Kasi relic, diba ano? Pati brief mo, panty mo. Hindi naman alam ng tao, bahagi pala yan ng panty mo, di po ba ano? Ha? Relic, second class. Kung ikaw ay magiging santo. Pero ang aking tanong, saan nga pupunta ang iyong kaluluwa? Again, dalawa lang ang pupuntahan yan. Smoking or non-smoking. Dalawa lang. Dalawa lang ang pupuntahan ng lahat ng kaluluwa. Smoking or non-smoking. Kahit hindi ka naninigarilyo dito sa lupa, o kahit naninigarilyo ka, ayaw mo pa rin sa smoking area. Di po ba, no? Pero tandaan po ninyo, hindi yan sa huli. Every day in how we live our lives, we are going where we will put our soul at the end. God will only pronounce, "You will go to hell, you will go to heaven." Ayaw nating pag-usapan yun. Palagi sinasabi ng iba, "Ay, mapagpatawad ang Diyos." Oo, pero kasama sa pagpapatawad ng Diyos ang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at pagbabagong buhay. Di po ba? Tandaan ninyo, araw-araw nangangampanya si Satanas. Tandaan ninyo yan, araw-araw nangangampanya si Satanas. Kaya nga, sabi nga, pag akyat mo sa langit, tatanungin ka pa rin ng Diyos, "Gusto mo ba talaga dito? O sa iba?" Sabi, "Saan iba, Lord?" "Saan pa? Di sa impyerno." "Lord, may chance ba akong mamili?" "Pwede naman." Diba? "Sige, pasyal ka muna dito sa langit." Yan. Iisa lang ang damit ng tao, sabi nila. Kantahan ng kantahan. Ha? Kwentuhan ng kwentuhan. Kainan ng kainan. Dasal ng dasal. Minsan may laro din. Pero yun lang daw ang makikita mo sa langit. Sabi niya, sa impyerno. Tingnan mo. Baba siya sa impyerno. Pagbaba niya, hindi pa siya nakakarating
doon sa landing, bumukas ng pinto at merong bandang sumasalubong, dan, 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 pak, boom, diba, no? Ha? Tapos, darating daw yung andami magagandang babae. Ay, sinasabitan ka ng garland. Kita mo mga pinsan mo nandun. Ay, nandito kayo. Ay, nakita mo yung marami mong kaibigan. Ay, dito pala kayo. Tapos, ang bango-bango, ang saya-saya, ang liwa-liwanag, may orkestra, may pagkain na walang humpay. Lahat pwede mong kainin. Hindi ka na nag-aalala kung diabetic, kung hypertensive. Lahat nandyan. Yung iba inaabot. Alak na masasarap na mamahalin. Diba? Tapos, nasa impyerno ka na. May nagbibigay pa siya ng perang maraming marami. Ah, gusto mo ginto? Pwede rin. Gusto mo diamond? Pwede rin. Ay, ang ganda-ganda. Kaya, hindi pa tapos ang tour, umakyat na siya at sabi niya, I have decided to stay in hell. And God was so saddened for your intention because of what you have just seen. Okay. Dumating ka sa langit na walang dala, kaya aalis kang walang dadalhin. Pupunta ka sa impyerno, pababa ka na, pababa ka na, pababa, pababa, pababa. Nasa landing ka na, sarado pa ang pinto. Sarado pa ang pinto. Ha? Bakit sarado pa? At, kukunin mo yung malaking doorbell. Boom! Boom! At bubukas ang pinto. Madilim. Mabaho, madumi, walang pagkain, walang sumasalubong. At si Satanas nakangiti. Welcome. Sabi niya, bakit? Anong bakit? Bakit kanina galing ako dito? Ang saya-saya. Ang sarap-sarap. Sabi ni Satanas, well, ganyan talaga. Pag nangangampan niya, maganda. Pag bumoto ka na, impyerno na. Ingat ka. Father, into your hands I commend my spirit. Remember that, my dear friends, this is the only time you have, finish or unfinished. It is not on the last day that you will tell God where you want to go. Every day, the choices you make is a decision where you will spend eternity. Minsan, pikit mata ang Diyos sa iyong mga kasalanan, pero huwag mong iisipin na wala kang kasalanan. Huwag mong kakalimutan, ang pwede lang patawarin ay mga kasalanang kaya nating aminin at ihingin ng tawad. The only wrong we can correct are the wrongs we can accept. And the only sin that God cannot forgive are the sins we refuse to ask for forgiveness. Sa bawat paghingi ng tawad ay merong pag-amin, merong pagsisisi, at merong pagtalikod sa pagkakamali. Huwag mong kakalimutan na binigyan tayo ng isang ina kung saan tayo ay naging tao. Even God need to be born of a woman to be human. And we have our own mothers. Mothers that has given us the life that comes with freedom and the people we can walk with. There are times you can say, my God, why have you forsaken me? Doesn't mean God has really abandoned you, but it is our common desire not to embrace the difficulties of life. Kahit magaan lang, feeling natin, iniwan tayo ng Diyos. I thirst. Tandaan ninyo, hindi lahat ng pagkauhaw
naiibsan ng tubig o anumang naiinom, sapagkat may mga sakit na nabibili mo ang gamot sa Mercury, pero ang sakit kahit kailan, walang gamot iyan. Ano ang pagkauhaw? Suriin, aminin, pagkamisan kailangan mong ikaw ang magbigay upang ikaw ang makatanggap. It is finished. Whether you completed it or not, when it is time to finish it, you have to pass your paper. Remember, life is only 70, 80 for those who are strong. Kung yung 60 malapit na, yung iba sa inyo, mukha pa lang, alam ko, mas malapit na kayo. Ano pa ang balak ninyo sa buhay ninyo? And lastly, we commend our spirit to God only if we're able to live a life pleasing to God here on earth. I would like to encourage families that later on tonight, you sit down, you talk to one another, and be a synodal church. Mahaba yung tanong sa synodality, pero pinaiksi sa dalawang tanong. Ano yun? Dugsungan mo yung salitang salamat po sa. Pag umupo kayo, let everyone speak. Let the children say, Papa, salamat po sa. Mama, salamat po sa. Kuya, salamat po sa. Saan? Dugsungan ninyo. Pagkatapos niyong sabihin yon, ang kasunod nun ay, sana po, yun ang mas mahirap. Salamat po, Papa, sa kayo ay nagtatrabaho, nagdadala kayo ng pagkain araw-araw, pero sana po, huwag masyadong mahabang overtime para kumakain tayo ng sabay-sabay. What are your salamat po sa pamilya? Ikalawa, ano yung sana po? What would the parents would say to their children? Anak, sana naman. And I hope the children will listen. If not, then everything will be in vain. Inuulit ko. Take the courage to say, salamat po. And the more, take the courage to say, sana po. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Tinatanong namin yung mga dwellers. Hindi naman nila kilala na ako yung pari. Nung nakilala nila ako, ang tawag nila sa akin, si Father Pope Pius. Ano po? Kasi taga Pius eh. Ah, si Father Pope Pius, ano po? Hindi ko na sinasabi yung pangalan ko, pero pag tinatanong ko, ano po yung inyong salamat? At ano po yung inyong sana? Sabi ng mga street dwellers, Father, salamat po, pinapakain niyo po kami 3 times a week. Father, salamat po, pinapakain mo kami 3 times a week. Salamat po sa isang kanin, sa isang ulam. Sa inyo ko po sinasabi yon, salamat po sa hindi pagmamadamot sa pagbibigay ninyo sa mga street dwellers. Salamat po. Ano yung sana? Father, sana po araw-araw. Ano yun? Salamat po sa inyong pamilya.
Ikalawa, sana po, I hope the husband will be humble enough to listen to your wife. I understand my mother, bakit siya nagalit kay Papa nang bumili siya ng booklet, How to Make Your Husband Happy. The husband was not sensitive enough to buy the booklet, How to Make Your Wife Happy. Let's spend few moments of silence and allow the song to direct our hearts as we prepare for the Passion narrative. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.